Kumusta kayo mga Pards? Welcome back muli sa ating channel sa Venson Pards TV. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Venson Ventura. Member po ako ng Team McFit. Mag-training, tumakbo, mag-bike, mag-reviews, mag-unboxing, magluto, at kumain ang ilan sa mga videos na aking ginagawa. Kung yan din ang hilig nyo mga Pards, well, para sa iyo ang channel na ito, kaya i-click mo na ang subscribe button pati ang notification bell para always kang updated sa mga latest video ni Venson Pards TV! Ang gagawin natin ngayon mga Pards, tayo ay magigisa o magluluto ng buro. Kumakain ba kayo ng buro mga Pards? So, ang buro, Filipino dish po siya na traditionally na makikita o matitikman sa Central Luzon. Ayan, so at dahil gumukulo na o mainit na yung ating mantika, explain ko mamaya yung regarding sa buro. Ilagay muna natin yung mga panggisa natin. Unahin natin ngayon yung bawang natin. Ayan. So haluin lang natin siya mga Pards. Tapos antayin lang natin siya na mag golden brown. Kapag golden brown na mga Pards yung bawang natin, isusunod natin na igisa yung ating pulang sibuyas. So haluin lang natin para at least maghalo yung flavors nung bawang at saka nung ating sibuyas. At isusunod na natin mga Pards yung puting sibuyas. So igigisa din natin ito, pero ang gagamitin lang natin mga Pards, kalahati lang yung igigisa natin ngayon. Kasi yung kalahati, gagamitin natin yon pag malapit nang maluto yung ating ginisang buro. So halu-haluin lang natin ito mga Pards, isasangkutsa lang natin para at least maghalo-halo din yung flavors ng bawang, ng pulang sibuyas at saka ng puting sibuyas. Ayan mga Pards, umaamoy na. So ang isusunod natin na ilalagay is siling labuyo para kahit papano eh, may twist naman ng anghang yung igigisa nating buro. So lulutuin lang natin ng konti yung siling labuyo and then isusunod na natin yung buro natin mga Pards. Umaamoy na yung siling labuyo na nilagay natin. So halu-haluin lang natin ito mga Pards. And then, ito na mga Pards, isusunod na natin, ilalagay na natin yung ating buro. Yung gigisa natin ngayon mga Pards o yung lulutuin natin, burong isda ito. Dalawang klase ang buro mga Pards. Merong burong isda, nakagaya ng ginigisa natin ngayon, at may burong hipon. Ang buro mga Pards, gawa ito sa kanin, tapos fermented sa asin na isda o hipon at angka. Yung angka parang red yeast yun eh, kung tawagin nila, kaya medyo kulay pink o mamula-mula yung ating buro. So ang buro mga Pards, medyo mabaho yung amoy niya pagka ginigisa o habang niluluto, pero sobrang sarap nito mga Pards pag natikman nyo. Ito mga Pards, ayan yung pinaka-isda nung buro natin. So kailangan yan mga Pards, dudurugin natin kasama nung kanin na buro. Anyway, pag ginisa mo naman yung mga Pards, maghahalo-halo na yung mga flavors niyan. At sobrang sarap niyan mamaya Pards pagka titikman na natin. Okay? Ayan mga Pards, nakikita nyo na nadurog na natin yung isda dun sa buro natin. Susunod natin mga Pards, lagyan natin ito ng kalahating tasang tubig. Tapos halu-haluin lang natin. Ang gagawin natin dito mga Pards, palalaputin natin yung buro natin para mas nanunuot yung sarap. Kumukulo na mga Pards yung ating burong isda na ginisa o niluluto ngayon. Lalagyan natin ngayon, susunod naman ng 3 tablespoon ng asukal na pula.
So, yan mga parts, dagdag flavor din yan doon sa ginigisa nating buro ngayon. So, pagka lagay natin ng asukal na pula, halu-haluin natin ito mga parts kasi didikit siya o lalapot na siya, didikit na siya doon sa pinakakawalik natin. Kung mapapansin nyo mga parts, nagbago na yung texture ng ating burong isda. Mas lumapot na ito. Halos paluto na ito mga parts, kaya isusunod na natin na ilagay yung natira natin kaninang puting sibuyas. So ito, added flavor lang ito mga parts dun sa burong isda na ginigisa o niluluto natin. Mas gusto ko kasi mga parts na yung sibuyas medyo crunchy. So halu-haluin lang natin ito mga parts kasi halos dumidikit na siya sa sobrang lapot dun sa ating kawalik. Ayos mga parts, luto na yung ating buro and we are now ready for plating. At ito na nga mga parts yung nagmamantikang sobrang sarap na ginisang burong isda natin. So kung nagustuhan mo yung video na ginawa natin ngayon, you kindly like and share it para marami pa mga parts ang maka-appreciate nito. At kung may katanungan, suggestion or magpapa-shoutout ka, ilagay mo lang yan sa comment section sa baba at gagawin natin sa ating mga susunod na videos. At syempre, i-click mo na rin yung subscribe button pati yung notification bell para always kang updated sa mga latest video ni Benson Parts TV!